tungkol po sa lagay ng ating mga overseas Filipino workers. Although alam natin hindi lahat ng mga nangyayari sa abroad magandang balita. Yung iba medyo bad news. Ano? Kagaya po nung nangyari dyan sa ating OFW sa Japan, meron daw pong na-detain na OFW na konektado doon sa isang murder case. Makahingi na po kami, ano na pong nangyari dito, sir? Yes, nadalaw na siya sa PITAN, no, sa detention. Joint effort ito ng embahada at ng DMW at ng OWA. At siya'y binigyan na siya ng assurances natin ng ating tulong at suporta. We have provided legal counsel to him already, a lawyer. Kasi yun ang kagustuhan niya. Merong appointed lawyer from the Japanese government, pero gusto niya sarili niya, and we provided legal counsel for him. No? Mm-hmm. So, at tinanggap naman niya, kaya ang inaasahan natin, gagabayan siya, magiging kinatawan niya sa legal proceedings, yung lawyer na naatasan natin na tinanggap naman niya, ating OFW. Kaya tayo na lang ay nagdadasal na maging maayos at magkaroon ng ganap na due process, no, ng pagbibigay ng sapat na proseso para madinig ang kanyang depensa sa kasong kanyang hinaharap o haharapin. Mm-mm. Pero sir, so far, ano po yung initial information na nakuha ninyo? Kasi base lang doon sa mga report na nababasa natin, yun nga, parang merong naiwan na mga labi. Ganun ba yung nangyari, sir? Oo, yun ang charge nung kanyang pagka-arrest or pagka-detain. Mm-mm. Tayo na lang ay nag-aantabay sa findings ng mga investigador sa Japanese side. And yun nga, pagka lumabas yung findings na yon, ay tayo naman ay nakahanda ng tulungan siya anuman ng eventuality, ano, anuman na maging kararatnan ng investigasyon. And in all cases, nandun tayo para tulungan siya. Hindi natin siya iiwanan, bibigyan natin siya ng katulad ng pagbibigay na natin, ano, ng sapat na assistance at depensang legal. Pero sir, nakausap na po ba niya yung kanyang pamilya, or is he even allowed to talk to his family? Yes, nakausap na namin yung pamilya. Ako mismo, nakausap ko na yung kanyang ina. And provided assurances, no, ng pagtulong sa kanya. Tayo naman ay nagpanukala na rin na makausap niya ang kanyang ina. And hopefully, mabibigay ito, maigagrant to very soon. Okay. So, sir, makikibalita na lang po kami uli tungkol po sa kaso ng kababayan natin dyan sa Japan. Dako lang po ako, mabilisan lang, sir, sa New Zealand, dahil meron din po tayong mga OFWs na na-displaced dyan dahil po dun sa ilang kumpanya na na-bankrupt. Kamusta na po sila? Gano po ba kadami ito? Yes, nung isang linggo, again, in partnership with the DFA and the DMWOA, nakipag-Zoom chat kami, Zoom meeting with the workers themselves. Kasi nasa New Zealand pa silang lahat, yung karamihan sa kanila. May mga sampu na nandito sa Pilipinas na tsyempong bakasyon nung nagdeklara ng receivership yung kumpanya nila. At nabigyan na sila, around 90% have been given the financial assistance on the ground already. Ang halaga ay mga $600 ang binigay na assistance sa kanila. Tapos, nangako din kami na bibigyan namin ng assistance yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Kasi nga, naantala yung trabaho, naantala yung sweldo, livelihood nila. And yun, doon sa Zoom call na yun, we assure them that we will provide financial assistance as well to their families. And then, yung isa pa doon ay yung legal assistance, legal advice at representation din sa kanila, kasi may receivership proceedings. Mm-hmm. Dahil na bankrupt yung kumpanya, paghahati-hatian yung properties, and hindi ganap na mga legal entitlements, benefits, salaries ang mabibigay sa kanila. So mahalaga na may legal representation sila doon sa receivership proceedings. Oh. Para masiguro natin na makatarungan, makatuwiran yung paghahati-hati na ng hatian ng properties ng kumpanya. Pero we were assured din na top priority ang sweldo ng entitlements ng mga manggagawa under New Zealand law.
And then lastly, yung paghahanap ng trabaho, tinutulungan din natin sila maghanap ng trabaho. Alam ko marami sa kanila, inalagay natin sa more or less 400 yung Filipinos na apektado. Marami rin ibang nationalities, but 400, mga 370, ganyan. And marami sa kanila ang nakahanap na rin ng trabaho doon. Maybe a little around 200, no? So, tinutuloy pa ang tulong natin sa kanila. At yung 10 na nandito dito, tinutulungan din natin makabalik sa New Zealand kasi nandun pa yung kanilang mga kagamitan, mga ari-arian nila sa mga flats nila doon. At tinutulungan na natin sila makabalik and hopefully makahanap din ng trabaho muli doon. Ah, okay. So, sir, ibig sabihin, tutulungan natin sila maghanap ng trabaho doon din sa New Zealand or some of them baka ma-refer din sa ibang bansa. Nagpapasalamat tayo sa New Zealand authorities kasi may mga job placement assistance din sila. But also, may mga Philippine recruitment agencies na may job orders din doon sa New Zealand. Mula dito, ay tumutulong din sila. Kaya nagpapasalamat din tayo sa kanila. And of course, our embassy and our migrant workers office, labor attache natin, welfare office natin doon nakatutok din para makahanap sila ng trabaho muli. Yun ang kanilang preference. So, doon natin muna sila tinutulungan. And then, of course, aside from what I mentioned, yung financial assistance and legal assistance. Opo. So, sir, usually ba, hindi ako familiar sa ano ng sa sistema sa New Zealand, eh, gaano ba katagal bago nila ma-provide yung supposedly para doon sa mga nawala ng trabaho, na displaced na OFWs? Okay. Una doon sa claims nila, merong mga questionnaires ng pinalaganap ang receiver. And sa pagkakaalam ko, dapat by the end of the month makuha yung questionnaires na yon. Ibig sabihin, tinatanong sila kung ano yung sa tingin nila ng mga entitlements na hinahabol nila. And then of course, babalik yun sa receiver para kwentahin yung ano yung akma. Atensya natin, hindi magtatagal yung claims. Ha? Yung claims, ayoko lang magtakda ng petsa. Pero mukhang binibilisan din yung timeline dito. Ngayon, dun sa trabaho, ay yun, as soon as possible, as we speak nga. Kasi nga, tumatakbo na yung proseso ng paghahanap ng re-employment para sa kanila. As I said, a little less than 200 ay nakahanap na doon. Pero itong mga workers na ito, sir, may mga bahay ba sila doon? Because I wonder if they have enough funding for that. Although nagbigay naman ng assistance ang DMW. Yes, minamanmanan din natin ang sitwasyon. Karamihan sa kanila nakahanap na ng... Meron silang mga tirahan talaga. Yung karamihan sa kanila nakahanap din ng temporary na paninirahan. Minamanmanan din natin ang sitwasyon kasi nagpa-partner rin tayo with the Philippine Embassy para yung potential na mag-alok din ng sarili nating tulong dyan sa accommodation. But of course, ang pinakamahalaga dito yung long term, di ba? Yung trabaho, number one, and then yung claims nila, number two. Kasi yun ang tunay na makakapagtawid sa kanila sa current situation. And so the short answer is yes, handa rin tayong tumulong sa accommodation assistance that they need. Eh pero balita namin, sir, nag-hire din ng mga workers sa Germany. Tama ba? Baka pwede sila yung iba, baka interesado din doon. Well, yes, nakapagpirmahan tayo ng intent, no? Document of intent nung nandito yung German foreign ministers maybe may isang buwan na nung Enero. And this will take a bit of a process. I'm not saying matagal-tagal pa to, but as you know, pag nagpirmahan, ay papasok pa yung mga potential employers, yung accreditation of employers, yung hiring process ng Philippine Recruitment Agency, and then yung processing ng workers na na-hire nila. So, medyo may konting proseso na to. But yes, pwede rin. Antabayanan yung anunsyo ng mga job search ng mga Philippine Recruitment Agencies na makakakamit ng job orders. Bunsod nitong agreement na napirmahan nung isang buwan. Kung sakali, sir, ano po ba yung mga aasahan natin ng mga positions na i-offer ng Germany for OFWs? Well, ang pagkaalam ko ay skilled, semi-skilled work to, mga professionals, and then meron ding alam ko sa manufacturing and other types of jobs. But anyway, antabayanan yung job orders na lang na ang talagang proof of the pudding dyan, so to speak, is pag nakuha na natin yung JOs nila.
So sir, ang update, magmo-monitor na lang sa website ng DMW. Yes, and yes, tama yon. And of course, yung mga announcements ng mga Philippine recruitment agencies na magkakaroon ng job orders directly from the German employers. But tama ka, the signal also will come from the DMW once pumasok na yung mga job orders. Okay. Sir, how about po sa South Korea? Meron daw pong moratorium para sa deployment ng seasonal workers? Ano po yun? Well, nung Enero, nag-announce tayo ng moratorium ng hiring ng seasonal workers kasi we want to regulate the process. Ang hiring kasi of seasonal workers, mga 3 to 5 months in Korea, agricultural workers, ay through LGUs. Mm-hmm. At samot-saping LGUs, hindi dumadaan sa DMW. At ayon sa batas, kailangan dumaan sa DMW. Kaya't tayo ay just setting things in order para mas manageable at most of all, protektado ang workers kasi meron na rin mga complaints, no? From the workers na nakakarating without going through the DMW. Para maayos ang proseso, sinesentro natin sa DMW. And of course, we're working closely with the Korean government. We met with the Korean government delegation last week. And of course, working also with the LGUs concerned. And then of course, working with the national government agencies who are involved in DILG, DFA, and DOJ. So, inaayos lang natin yung proseso. At pag nasa ayos natin ito, mag-a-anunsyo na tayo ng pagpo-proseso ng seasonal agricultural workers for Korea through the DMW. Sir, sa dami po ng mga gustong mga ibang bansa na mga Pilipino, ano po yung paalala natin? Especially, marami pa rin po yung mga illegal recruiters. I understand just yung, ano ba, last year ba? 6 na illegal recruitment agency yung napasara ninyo? Was that 2023? Yes, 6. And then for this year, nakakadalawa na tayo. Mm-hmm. Kaya't paalala natin na maging matalino, huwag magpaloko kasi naglipa na ang illegal recruiters. Yung illegal recruitment, ang ibig sabihin naman nun, yung kapag ang isang tao o kumpanya o minsan training center ang bansag sa sarili nila, consultancy service, immigration service, kapag nag-alok ng trabaho, nangako ng trabaho sa abroad o nag-refer patungko sa trabaho sa abroad, pero walang lisensya mula sa DMW, ang tawag ng batas dyan, illegal recruitment. Krimen po yun. Mm-hmm. Whether naningil ng pera, whether natuloy o hindi, basta nag-recruit ka ng walang lisensya mula sa DMW, that's illegal recruitment. Ang resulta po niyan ay kung pumatol sa illegal recruiter ay substandard ang working conditions, hindi protektado, hindi dokumentado ng DMW, hindi mamumonitor ang working conditions, mahirap mamanmanan at mahirap tumakbo sa sitwasyon na pangangailangan sa pamahalaan kasi nga hindi dokumentado. And then, of course, pwedeng tagain na napakalaking halaga na hindi naman sang-ayon sa batas, which was the case with the mga closures na sinasagawa natin as of late. No? Yung huli natin pinuntahan ay nagre-recruit for Italy and Malta, 85,000 na yung nahingi dun sa mga biktima na wala naman nangyari. So, maging matalino, huwag magpaloko, mag-ingat po. At pati yung online. Kanina nakapagkirmahan kami sa Cybercrime Investigation Coordinating Center ng DICT. Ang layunin namin ay supuin ang online scamming, whether it's illegal recruitment, human trafficking, investment scam. Ahabulin po natin sila at huwag ang CICC ng DICT. Mm-hmm. All right. On that note, marami pong salamat sa inyo, DMW OIC Hans Leo Kakdak. Salamat po, sir. Maraming salamat, God bless po.